Magandang araw po, Dr. Willie Ong to. Kakaibang tips ko ngayon, medyo prangka. Dati ayoko gawin itong tips. Isip ko, okay naman, may trabaho naman lahat. Pero sa ngayon, sa panahon ng epidemya, na maraming negosyo malulugi, sigurado. I think baka 80% lugi ang negosyo. Maraming ngayon magtatanggalan ng mga empleyado. Kung 6 mga empleyado na isang kumpanya, baka magtanggal ng 2-3. Yung matitira, baka mabawasan pa nga yung sweldo, hindi napapasukin. Kasi nga, lugi nga lahat eh. Diba? Sa quarantine, ang laki ng gastos ngayon. So, malaking lugi. Kaya itong tips ko, pagbabago sa ugali, simple lang po, 3 lang. Okay? Sa tingin ko, effective to eh. Bilang amo din, alam po na effective to. Number one, kailangan maging mabait kayo sa amo nyo. Merong malasakit, may concern, may pagmamahal sa amo. Kasi pwede mo sabihin, masungit yung amo ko, Dok, eh, salbahe o barat. Kung ayaw mo yung amo mo, di apply ka sa iba. Pero pag nag-apply ka sa iba, may bago kang amo, start ka ulit sa zero. Diba? Mag-start ka ulit sa zero. Umpisa ka ulit, kakausapin mo ulit. Tapos kung hindi mo pa rin gusto yung panibagong amo mo, ay baka wala nang diferensya sa amo, nasa yun na yung ugali na ang problema. Kung ayaw nyo may amo, mag-isip kayo ng sariling negosyo na kaya nyong palaguin, kahit maliit na business. Kung hindi mo kaya mag-isip ng sariling negosyo, wala tayong choice, kailangan magtrabaho. So wala ka rin choice, kailangan magpakabait tayo doon sa amo. Magpasalamat tayo kahit may maliit na biyaya na ibigay ang amo, pwede na po yun. Maraming bagay pwede makatulong yung empleyado eh. Una-una, let's say driver ka, huwag mo sayangin yung gasolina. Pag wala yung amo mo, papaandarin mo yung aircon, magpapalamig ka, sayang yung sisira ang kotse, sayang ang gas. Kung may trabaho ka gumagamit ng tubig, huwag sayangin. Diba? Yung kuryente, huwag sayangin. Huwag tumakas sa trabaho. Kung may mga gamit yung sa business nyo, mga papel, diba? Huwag sayangin. Yung mga pintura, linisin, ayusin. Yung iba, hindi tinatapos sa trabaho, sinasadya binabagal, di ba? Kala niyo makakalusot, pero mahalata yan eh. Kita yan sa mata eh. Kita sa mata yung nagsisinungaling eh. Let's say, ang break, alas 12 o 11:50, ready na mag-break. Babalik sa trabaho, 1:10, delayed. Alas 5 ang labas, 4:45, nag-aayos na. So parang, pag walang malasakit, pati yung amo sabi nila, eh ngayon magtatanggalan eh. Diba? Kung sino na lang matitira. Diba? Siyempre, mas mapipili nung amo yung masipag, mabait. Okay yung magaling eh. Pero yung magaling na masungit, na walang malasakit, ayaw rin ng amo yun. Magaling nga siya, wala namang concern. Mamaya, kopyahin lang yung ginagawa nung amo niya. Kunin lang, eh, diba? I-pirate lang, ibigay lang sa iba. O gumawa na negosyo ng competition. Diba? So, iba pa rin yung mabait. Yan ang mas gusto nung amo. Okay? Pangalawa, hindi lang mabait sa amo, ngayon may social media eh. Kailangan mabait rin kayo sa social media. Kasi nakikita yan eh. Kung sa social media, nagmumura kayo, nagbabash kayo ng ibang tao. Actually, sa US nga, hindi ka nga makapasok, check na ang Facebook mo eh. Pag meron kang bashing doon, laban sa bansa nila, hindi ka mabibigay ng visa, wala kang entry. Kung binabash mo yung ibang tao, siyempre matatakot yung amo, eh, nagbabash ng ibang tao, mamaya ako naman ibabash nito. So, kung ano yung ugali doon, nasa ugali eh. Tingnan nyo, yung mga taong tumataas, nagiging manager, hindi naman mga matatalino yun eh. Hindi sila yung pinakamagagaling, pinakamababait sila. At tingin ng tao may malasakit, nasa mukha na mukha mabait, silang umaangat eh. Sila umaangat. So, number one is mabait, may malasakit. Second, yung magaling. Okay? Hindi na ito makukuha ng discarte. Pag sinabi nyo discarte, sa akin, discarting mabait. Diba? Masipag na discarte mabait. Pero yung discarte na word na parang scamming, na wais lang, ito lang ang ginawa mong effort, makukuha mo ganitong pera, scam yun. Diba? Walang ganun eh. So, hindi na makukuha. Ngayon, iba ng usapan ngayon dahil nga sa issue ng epidemya. So, maging mabait sa amo, pati sa social media, mabait. That's number two. Number three, yung goal natin. Ang goal nyo, magkaroon ng pera at talagang actual pera para sa pamilya mo, para sa anak mo, titingnan mo rin. Pag yung amo mo, mabait lang sa'yo, magsalita, oy, magaling ka, pero wala namang binibigay na sweldo sa'yo, medyo hindi okay yon. Pero kung yung amo mo, masungit, naninigaw, di ba?
alaskador o ano pa, pero maganda naman magsweldo. Pag-uutang ka, may magbibigay naman. Mas okay yun sa akin. Ang pinakamahalaga yung amount eh. Magkano ba binibigay sa'yo? Pag nagkasakit yung anak mo, kailangan mo 100,000, may chance ba makautang ka? May chance ba ibibigay niya sa'yo? So titingnan mo. So wala yun sa ugali din eh. Ang ending point lagi, nagbibigay ba? Kasi action ng bayad sa'yo at sweldo sa'yo, mas malaki yung action kaysa laway lang. Useless ang laway eh. Puro salita, wala naman binibigay sa'yo, matipid. Ikaw tinitipid sila, maraming diba, mga gamit, ikaw wala. Diba? So, yun po, number 3, dapat nuwais din tayo. And last tip, kahit zero ang bank account mo, added tip lang to, kahit zero ang bank account mo, wala kang pera talaga, meron kang second account eh. Ang second account, kung may kabutihan ka sa tao, mabait ka ba, matulungin ka ba? Kasi kung very helpful ka, kahit pa paano may aanihin ka in the future, meron kang mahingian ng tulong. Pero kung inaway mo lahat, binash mo lahat, niloko mo lahat, ngayon kailangan mo ng tulong, sa tingin ko walang tutulong sa'yo. Diba? Walang, siyempre, sasama ng loob nila, diba? So, iba pa rin yung magandang ugali. Alam ko, karamihan ng kababayan natin, pag dating na epidemya, nagbabash na, nagwawala na. Pero hindi dapat eh. Dapat mas mabait kasi kailangan mas maingat ka ngayon, mas matipid ka ngayon eh. Diba? Hindi to time ng pasungit-sungit. Baka matanggalan tayo ng trabaho. And last, meron ako papagawa sa inyong assignment. Ang assignment ko, dalawa. Number one, meron ka bang magagawa na magiging mas mabait ka sa amo mo? Isipin mo, dito sa job mo ngayon, mas maka-effort ka ba dito sa trabaho? Ano bang magagawa mo na maitutulong sa kanya more? Number two, meron ka bang talento na bagay na may pakinabang na alam mo na makakatulong sa kanya? Let's say nakita mo yung silyan niya sira. O, marunong ka naman pala mag-ayos, di ba? Hindi na ka naman inuutusan, inayos mo. Mas maganda yon. Nakita mo yung kotse niya, sira yung brake. O, ayaw mo sabihin, baka mapagalita, sira yung brake. Di ba? Eh, kung mamatay yung amo mo, nag-drive, di patay. Di ba? So, ano yun eh? Concern yun eh. Huwag mo sabihin, nahihiya ako, ayoko sabihin. Eh, i-treat mo nga parang pamilya eh. Let's say, umuusok yung kotse. Dati may gano'n kasi, umuusok yung kotse, yung anak ng amo gano'n. Sabi mo, bahala siya mamatay na umuusok. Diba? Pero hindi eh. Ah, may usok eh. Isa-save mo yung bata eh. Doon makikita eh. Diba? Meron kang sakit, meron kang lagnat. Ayaw mo sabihin sa amo mo, ay baka matanggal ako, papasok ako. Diba? Mali po yun. Pag pumasok ka, may lagnat ka, mahawa mo siya ng COVID. Di nalagutan pa siya. Nandun yung malasakit, yung concern. Doon nakikita nung amo mo. So yun ang assignment ko. Meron kayong magagawang mas mabait. Meron ka bang talent na maibibigay ng mga offer? Yun ang dapat mong gawin. Okay? Pero lagi ako nakatingin sa number 3 ko na in ending point, kailangan din yung amo. In the end, after a few years, syempre, masipag ka, meron din maibibigay sa'yo. Kung ayaw nyo yung amo nyo, isip ka na sariling trabaho. Otherwise, tiis po tayo. Lahat tayo may boss, lahat tayo may ginagawa, di ba? Kahit pa paano. So, konting dasal, konting prayer. Sana po nakatulong itong video. God bless po.